natutubuan ka na raw ng ugat at lahat. Hindi ka pa rin matatapos sa paghanda ng pagkaing ito. Wantusawa kasi ang pagbayo at paghalo. Kahit pa raw gumapang ka sa lusa, wala talagang shortcut sa paggawa ng nilupak. Merienda na ang pangunahing sangka, balinghoy o kamoteng kahoy. Dito sa Kumintang, Ilaya, Batangas, ang isa sa mga highlight ng Sublian Festival tuwing Hulyo ang Lupakan, kung saan may panilupak si Mayor. Bahagi ng selebrasyon ang libreng pamimigay ng nilupak. Isa sa mga gumagawa ng nilupak dito sa Batangas, si Aling Grace. Mahirap dahil nang 10 oras ka ng gabi, gigising ka, gagawa ng paninda. Mahirap magsuka eh, pag yun wala kang persa. Pag ang braso mo, hindi mo kaya't lambuting ka. Pag bagsak ng halo niya at natamaan yung dulo ng halo, ay tatalsik yun. Binalatan at pinakuluan muna ang kamoteng kahoy, ang mga kinayod na nyog, balinghoy, margarine, asukal at gatas, sunod ng binayo. Sa paggawa ng nilupak, mas mainam daw kung may kapartner para may tagabayo at meron ding tagasukay. Simple at kaunti lang naman ang mga sangka, pero ang babauning tiyaga, kailangan sangkatutak. Ang maglupak ay nakakapawis. Ang pagbabayo kasi, aabutin ng 3 oras. Kailangan kasi, pinong-pino ito. At para matiyak na masarap, ang kailangan, 9 buwang gulang ang balinghoy. Inilalako ni Aling Grace ang nilupak sa palengke sa halagang 5 hanggang 20 pesos. Oh, 5-5 yan. Oh, bili kayo, bili. Inam-nam po, masarap. Matamis po, may lasang gatas. Ang kamoteng kahoy o cassava sa Ingles, uri ng halamang ugat, pamalit sa kanin, lalo na yung mga nakatira sa bundok. Mabigat kasi sa tiyan, pero masarap ding gawing merienda. Dito sa Malabon, ang isa sa pinakasikat na merienda na gawa sa kamoteng kahoy, pichi-pichi. At ang isa sa mga itinuturing ditong institusyon sa paggawa nito, ang Arnie Dadings. Bulko-bulko kung gumawa sila rito ng pichi-pichi. At para maiba, iba't ibang flavors nito. May langka, pinipig, pwede ka pang mamili ng toppings, keso o nyog. Ngayon po ay gagawa tayo ng Arnie Dadings Peachy Peachy. Una ay bibiyakin po natin ang kamote. Tatanggalin natin ang ugat. Pagkatapos, babalatan natin. Tayo ay maggagad-gad ng kamoteng kahoy. Para sigurado pinong-pino ang ating kamoteng kahoy, idadaan natin siya sa food processor. Pagkatapos po natin gilingin ng pinong-pino ang kamoteng kahoy, sasalin na po natin siya sa lalagyanan. Timplahan na natin siya. Pagkatapos haluin at pagsamasamahin ng mga ingredient, pwede na itong ilagay sa nanera tapos i-steam natin. Maangat yung tamis niya, then lasang-lasa yung pinipig niya. Kaya sobrang delicious. Ang negosyong ito, pagmamay-ari ng magkakapatid. Arnie is my dad. Dading is my mom. Kasi nagmamahalan silang dalawa. So, nagsama nila yung pangalan nila, nabuo yung Arnie Dading's Peachy Peachy. Nag-aalok lang daw sila dati sa kanilang mga kaibigan. Pero nung pumatok ang kanilang Peachy Peachy, nagtayo na sila ng sariling pwesto. Lahat ng branches galing sa Malabon, lahat ng luto. Lahat bagong luto everyday. Hindi sila kanya-kanya. Kaya na maintain namin yung quality. Ngayon, meron na silang 7 branches. Singlagkit daw ng balinghoy ang pagdikit sa kanila ng swerte. At napagtapos din silang 6 na magkakapatid sa pag-aaral. Napaaral niya yung 6 na anak. And yung 6 na anak nila, meron silang mga iba't ibang branches sa kanila, iba't ibang branches. Napaaral naman 15 apo. Sa buong Pilipinas, isang probinsya ng Laguna sa may pinakamalaking supply ng kamoteng kahoy. Kaya wag nang magtaka kung marami rin ditong recipe na gawa dito. Ang pinaka-espesyal daw, ang kanilang putok cassava, kapunya for short, o pinaghalong cassava, puto at pinya.
Ang nakaimbento nito, si Annalisa. Una raw niya itong isinalang taong 2014 nung maglunsad ng Cooking Fest ang kanilang munisipyo. At ang nagpanalo raw sa kanya, ang kanyang special twist o ipinalaman na pinya. Para po magkaroon ng ibang lasa, nilagyan ko po siya ng pinya na ginawa kong syrup para po may twist na malalasa yung mga taong kakain. Pagkagadgad ng balinghoy, piniga, pinaghalo-halo ang gatas, keso, baking powder at itlog. Gumawa ng pineapple jam. Maya-maya, inassemble na ang kapunya. Ito ay malinamnam. Pag nanguya siya, hindi siya matigas, hindi siya malambot. Ang katamtaman lang talaga. Sa sobrang sagana raw sa kamote sa kanilang bayan, ang gamit ni Annalisa sa kanyang kapunya mula sa kamoteng kahoy na inani dito mismo sa kanilang bayan ng Kalayaan. Ang isa pa na may panima ng kamoteng kahoy, si Rosemary, na gumagawa naman ng espasol mula sa cassava. Karaniwang galapong ang ginagamit sa espasol ng Laguna. Pero kakaiba ang kay Rosemary na naibibenta niya 10 pesos kada piraso o 700 pesos kada bilao. Ilalagay na po natin ang buko, sukal, kamote na giniling. Hindi po natin siya titigilang haluin para hindi po siya masunog at magdikit-dikit. Lalagyan na po natin siya ng polbo kasi siya po ay dry na. Pwede na po natin siyang hanguin. Dito po natin siya ililipat, lalagay sa dahon na may polbo para hindi po siya dumikit. Masarap po yung kombinasyon ng pagkakalagay ng buko doon sa espasol. Tama-tama po yung lasa at saka hindi po ugas, hindi siya ganung matamis. Kasi sa kamote, marami kang magagawang kakanin kumpara sa malagkit. Ang kamote, halos lahat pwede eh. Hirap bago sarap, hindi pwedeng instant. Dahil sa pagkain o merienda mula sa kamoteng kahoy, sa sarap at sustansya, hindi ka mangangamote. Kasava kutsinta na inilalako ni Josephine ng 15 taon na. Hindi ko nga alam, sabi ko nga, ba't sa akin kayo na-order at kayo ay sa akin lagi napunta? Madami kami nagluluto kasi nga ginawa ni Mayora maraming tinuruan. Sa katagalan ko na nagluluto, parang nasanay na silang umorder sa akin. Ito po ay ating lalagyan ng bali 4 na takal pong tubig para sa 1 kilong kasaba. Ito po ay ating gigimisin upang matunaw. Lalagay natin itong achuete para siya ay may kulay. Best kasi ito ay special dito sa Kalayaan. Masarap, malambot, naiba yung lasa. Ibang klaseng kutsinta.